okay ba itong e-tax? Hello mga paps, I'm Kuya Shane at mayroon na naman tayong na-receive na concern ano, at yun nga, ano daw ba yung comment ko or opinion ko sa pagpapa-e-tax ng isang kotse. Okay, based sa mga nabasa ko, it will improve daw no, yung response, yun, at yung mga safety features is ma-activate no. Well, para sa akin, goods yung ma-activate yung mga features ng kotse. Okay sa akin yun. Maganda yun. Especially mga safety features, no? Ma-activate. Pero ang worry ko dito is yung pakikialam dun sa mga throttle response or yung mga mas tutulin daw. Ito yung medyo concern ko, no? Ang number one question ko kasi dito, pag nagpa-e-tax ba, mabuboid ba ang warranty na sasakyan o hindi? Okay, ganito kasi yan, ano? Sabihin na natin, itong mga sasakyan natin, it's carefully engineered na yan na yung setup niyan. Now, kung babaguhin mo yung setup, pwedeng magkaroon ng problema yan. So kung gusto nyo magpa-e-tax, pag-isipan ninyong mabuti. Okay, kasi ganito yan. Ha? Halimbawa ako, I'm a programmer. So yun talaga yung profession ko, I'm a programmer. And pag kami ay nagke-create ng software, as much as possible, we create a software na kahit hindi marunong yung gagamit, kahit barubal yung gagamit, kahit mapanira yung gagamit, hindi niya dapat masisira yung software namin. Okay. Now, kung babaguhin yung sistema ng software, okay, o yung throttle response, or kung yung ano, mayroong sacrifices yan. Okay, pwedeng magkaroon ng problema yung inyong sasakyan. Number one, pwedeng lumakas sa gas yan. Siyempre, saan ba kukunin yung power niyan? Siyempre, sa gas. Alangan naman sa hangin, di ba? Number two, pwedeng mas mabilis masira yung mga component natin. Kasi nga, papuwersahin mo eh. Okay, so yung sasakyan natin, ito baka na naman meron na namang may mga magko-comment na naman, merong gagawa na naman ng reaction video, no? Yung sasakyan natin, yes, it's most of that car is under tune. Okay, hindi ito yung full capabilities niya. Pero yung mga manufacturer they try to balance it talaga, no? Yung reliability, fuel efficiency, and performance. Talagang binabalanse nila yan. Sino bang ayaw magbigay ng power sa kanilang sasakyan na ginagawa? Syempre, magiging advantage nila yan. Pero sabi natin, hindi nila pwedeng ibigay yung full power. Kailangan pa rin nilang isipin yung fuel efficiency, which is isa to sa mga main concern ng mga car buyer ngayon, at yung reliability. Hindi nila pwedeng isacrifice yung dalawang yun. So, kung magpapa-activate man kayo ng e-tac, ang suggestion sa inyo, pag-isipan ninyo mabuti. Wala namang problema kung i-activate nila yung mga safety features. Doon lang ako may concern sa mga throttle response or kung ano man yung gagawin nila doon sa pag-tweak doon sa mga yung sa engine, no? O yung behavior ng engine. Doon lang ako may concern. Okay, at ang isa sa pinaka problema dito kung warranty yung kotse mo, at pag nagka-problema yan, there's a possibility na hindi yan iwa-warranty. So yun yung pinaka-concern ko with e-tac. At ang sabi doon is pwede naman daw ibalik dun sa dating setup. Yes, pag nagka-problema ka na at nagkakaroon na yan ng mga check engine, nagmamalfunction na yung sasakyan, highly recommended na ibalik mo talaga yan sa stock setup para ma-diagnose ng mas madali. Kasi mas mahirap mag-diagnose ng sasakyan pag yan ay naka-configured on the different way. Okay? So yun mga paps, no? Yan yung opinion ko with regards e-tac. Wala namang problema kung i-activate niya yung mga safety features. Siguro dun lang ako may concern sa mga yung magiging behavior ng engine. Kung nagustuhan niyo yung video, paki-like. At kung hindi pa kayo subscriber ng aking YouTube channel, press the subscribe button sa baba. Facebook, click lang yung follow sa taas. At TikTok, click lang yung plus sign dyan sa logo ng Kuya Shane. Salamat sa panonood. Keep safe mga paps.